Kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. Masaya po ako na naibabahagi ko yung aking mga nalalaman or mga natutunan sa kukumpuni patungkol sa ating mga motor. Kung nagustuhan nyo po yung mga gantong content, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, pakit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga videos na kagaya nito. Made in La dito, Motopos 125 ba yan, boss? Motopos 125. Ngayon, 155. Ayan, Pinoy. Ang issue ng kanyang motor, magpapa-change oil daw siya, tsaka tune-up. Ngayon, ang napansin ko, yung kanyang carburetor, ayan o, naka-half choke. Ayan, naka-half choke siya. Pag binababa daw ni boss, ayaw umandar or palyado. Gusto naka-half choke. So mali po kasi ang ganyan mga padreng. Dapat yan, ito yung normal position yan. Ibig sabihin pag nag-choke po tayo, kinakapos po yan ng gasolina. Ibig sabihin pwedeng nagbabara na dito sa loob ng carburetor. So yan ang ating aayusin ngayon. Ayan. So baklasin na muna natin to, hindi ko na ituturo, marami naman tayong video niyan, may dalawang 10mm dito na tornilyo tsaka screw dun sa likod. So mag-a-adjust na rin tayo ng barbula tsaka magpapalit ng langis. So baklasin ko na muna to. Mga padreng, napansin ko na yung kanyang ere, linagyan nila ng tape. Ang sabi ni boss, kaya linagyan ng tape kasi nahuhulog. Mahuhulog lamang yan mga padreng kung walang spring. So posibleng walang spring to. Wag na wag nyo pong gagawin yung ganyan dahil hindi po natin maitotono ng maayos yan. Tanggalin na muna natin yung floater. Kung mapapansin nyo mga padreng, sobrang labas na yung kanyang ere. So mali po yan. So itong kanyang float valve, may bewang na po yan. Cause po yan ng overflow. May remedyo na lang natin yan mamaya. Mga padreng, kung nais nyong magpagawa at tagabataan lang kayo, pwede nyo po akong sadyain dito sa Pulo Hermosa, Bataan. Tabing tulay lamang po ako. Pwede rin po kayo mag-message sa aking Facebook page or sa aking channel. So ayan, natanggal ko na yung tape ng ere. So kumpletuhin na muna natin. So spring muna. Sunod ng spring, washer. Tapos huwag nyo pong kakalimutan yung pinaka-o-ring. So ayan, yan po yung nawawala kung bakit nahuhulog yung kanyang ere. Kaya ginawa ni boss, rinimedyo niya, linagyan ng tape. So ayan, basahin ko muna ng gasolina para smooth pag pinasok. Tapos ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ng 2.5 na ikot. So sikipan muna natin, sabay natin luwagan ng 2.5. So pag mga gantong mga pushrod type, 2.5 kalimitan yung hangin na linalagay ko dyan. So sikipan na muna natin tong ere. Kapag sinikipan natin mga padreng, mapapansin nyo yung pinaka dulo ng ating ere. So ayan o, masasalat nyo yung matalim. So pag lumabas po na ganyan, ibig sabihin good yung ating ere. Pitin natin ng 2.5. So ayan, piniit ko lang siya ng 2.5 at okay na yan. Balik na natin yung mga jettings. Floater, i-adjust natin yan.
Dahil may bewang na yung kanyang pinaka-barbola ng float valve, so i-adjust lang natin to pababa para mas tumutok siya, maiwasan yung pag-overflow. At isunod naman natin mga padre yung kanyang pinakabaso. So dahil bilog na, ginamitan ko lang siya ng vice grip. So ayan, pakaliwa. Tanggalin na muna natin yan. Mga padre, dito sa baso na yan, dyan pumupondo yung mga pinakaribaba. So ayan, napansin nyo, napakadumi. So buga na muna natin ng hangin. Cause din po yan kung bakit minsan mahinang humigop ng gasolina. At ito na nga mga padreng, binaklas ko na rin yung kanyang pinaka-piston para ma-check natin yung karayom. So yan, ginawa nila, sinagad nila sa taas. So pag nakasagad sa taas, para mo nang sinakal yung gasolina. So kaya pala sila nag-half choke, kasi nga kinakapos ang gasolina. So mali po yan. So limang kanal po yan, lalagay natin sa gitna sa 2.5 para bumalik siya sa standard. So diinan lang natin yung pinaka-lock, matatanggal na yan. Ayan. So diinan lang natin. Ayan. Saka natin ibalik sa 2.5. At isunod naman natin mga padreng, mag-adjust tayo ng barbola. So tanggalin na muna natin itong cover para mapihit natin yung crankshaft dyan. Tanggalin natin yung timing sa ibabaw. Sa cylinder head, tatlong 10mm. So buksan na muna natin yan. Mga padre, gagamit lang po tayo ng 14mm na T-wrench para mapihit natin yung ating crankshaft. So ilulubog na muna natin yung exhaust. Paglubog ng exhaust, aangat, lulubog yung intake valve. Tapos aangat, so i-check natin dito sa butas, may letter T dyan, dapat nakatapat siya dun sa guwit. So ayan, itapat pa natin. So ayan o, ayan may guwit, nakita nyo ba? Letter T. Pwede na tayo mag-adjust ng barbola nun mga padre. Mga padre, kalimitan pag nag-adjust ako ng barbola, pag nakuha ko na sa unang adjustment, iniikot ko lang yung magneto. Tapos dino-double check ko uli yung ating barbola kung nagbago. So kalimitan kasi pag in-adjust natin yan at tinakpan mo na yan, pag andar yan, automatic yan, nagbago na po yung in-adjust natin. So ang ginagawa ko, pag na-adjust na natin ng tama, ikutin ulit yung magneto, tapos i-double check kung may clearance pa rin. So ganun po yung ginagawa ko sa pag-adjust ng barbola. So yan, pwede na natin takpan. Ang isusunod naman natin dyan, yung kanyang spark plug, i-check natin. So okay na yung carburetor, okay na yung barbola.
So doon naman tayo sa spark plug, tanggalin na muna natin yan. So ito yung kanya spark plug, so lininis ko lang at pwede na natin ibalik, good pa naman. Ang issue ng motor ni boss, kailangan pang i-hot choke para lang gumanda yung andar. So ibig sabihin hindi na standard, so mali po yun. So yung mga padreng, nalinis na natin yung spark plug, yung carburetor, yung kanyang air fuel mixture, wala siyang spring kaya pala linagyan ng tape. So wag nyo pong gagawin yung mga padreng, hindi natin mapipit yun, nalalaglag daw kasi walang ang spring, walang washer, tsaka walang controller yung o-ring. So kinabitan na natin yung barbula niya doon sa carburetor, meron na siyang bewang, so nag-adjust na lang tayo ng floater. Ngayon ang issue ng motor ni boss ay niya, yung nakita natin dito sa kanyang carburetor, gusto niya naka half choke, naka ganon. So mali po yun, ibig sabihin mas lamang yung gasolina doon sa hangin. Kaya nung binaklas natin yung kanyang spark plug, napansin nyo, kulay matutong, tawag rito, puro carbon, nangingitim, ibig sabihin malakas sa gas po yun dahil naka-choke siya. So ibig sabihin kinakapos ng gasolina. Ngayon pangalawa, sabi ko nga eto, pinagmumulan ng kapos ng gasolina nung binuksan natin, puno na siya ng ribaba. Tapos yung karayom nung kanyang carburetor nakasakal. Kaya sabi ni boss, matipid lang yung pala, sobrang sakal yung kanyang karayom. So pag ganun, hirap bumatak lalo na sa mga salungain. So yan, ginawa natin, in-standard na natin. So kanina, sabi niya, kailangan pang half choke para lang magbigay ng magandang minor. So wag po natin gagawin yon. So nag-adjust na rin tayo ng air fuel mixture, 2.5 yung linagay natin. So kalimitan, yan talaga tayo nagsisimula. So paki-start mo nga boss, kung okay na dun sa choke. So bali naglinis lang tayo, inayos natin yan. Ayun, bitaw mo yung silindador. Ayan o, bali nag-adjust tayo ng barbula, napaka-tining na lang andar, sobrang luwag. Mapapansin nyo, hindi na siya naka-half-choke. Boss, pag na nung hindi mo pinapagawa, gusto naka-half-choke. Pag hindi naka-half-choke, parang namamatay. Ayun, nakita nyo si boss. Ayan ang guwapings ng Urani, Bataan. O, dayo ba yan sa from Urani, Bataan? Ngayon, napakatining. I-try mong panda rin nang huwag kang magagas. Huwag kang magagas. Tadya ka mo lang, huwag kang mahawak ng silinyador. I-try mo lang. Ayan, tadya ka lang. O, yun o. Suwabe, patayin mo ulit. Patay. O, tadya ko ulit. O, walang silinyador. Ayun, suwabe. So ngayon ang papagawa pa ni boss dito, magpapa-change oil. So hindi na natin isasama sa video yung mga padreng. Kaya natin pinandar para maghalo yung mga ribaba dun sa langis. Pag drainin natin, sasama lahat ng dumi, kaya natin hinuli yung pag-change oil. Mga padreng, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel or napadaan ka lang, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.